Hi guys, welcome back to my YouTube channel. At kung bago lang sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button at hit the notification bell para updated ka sa lahat ng videos ko. So for today's video guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung step by step kung paano nga ba palakihin or i-full screen yung video na iyong ini-edit gamit ang KineMaster. So kung ikaw ay isang vloggers or isa kang baguhan na nag-i-edit ng video gamit ang KineMaster, panoorin mo to guys hanggang dulo para may matutunan ka kung paano nga ba i-edit as full screen yung video mo. So bago tayo guys mag-proceed sa ating tutorials, gusto ko lang munang i-shout out yung aking 3,400 subscribers or followers sa aking channel. So maraming salamat guys sa suporta nyo guys sa aking channel, at stay safe and God bless to everyone guys. So proceed na tayo guys sa aking ituturong tutorials na ituturo ko ngayon sa inyo. So start na tayo guys sa ating tutorials. So punta tayo guys sa KineMaster. So nandito tayo guys sa KineMaster. So i-open na natin yung ating KineMaster. Okay? So ituturo ko sa inyo yung yung step by step. So i-delete muna natin guys yung canvas na ating ginawa kanina. So para di kayo maano. Okay? So nandito na tayo guys sa ating KineMaster apps. So punta tayo magki-create tayo guys ng sample kung paano nga ba papalakihin yung video natin. Okay? So click natin guys yung create nyo. Okay? So pagdating dito sa create nyo guys, makikita nyo dito yan. So may mapagpipilian tayo 16.9, 9.16. So ayan, ito yung mga available sizes ng ating ng KineMaster, okay? So dito tayo guys, i-click na natin itong 6.9 next, then i-click natin yung next, okay? So nandito na tayo guys doon sa apps ng okay? So for example guys, once na e-edit ka ng video, is kailangan mo guys nang magkaroon ka muna ng background. Kasi yun yung para ma-ano mo yung background ng video mo. Okay? So nandito tayo guys, punta tayo dito sa image asset. So maghahanap tayo ng image or sample background na kailangan natin ilagay. For example, ito guys. Sample natin ito. So, yan yung background na ating gagamitin. Color white. Okay? So, gusto natin pahabain yan. Kasi, kung mahaba yung video mo, depend, yun din yung dapat background mo para lumaki yung videos mo. Okay? So, once na okay na yon, yun na yung napili mong background sa iyong video. So, punta ka ngayon dito sa layer. So, mag-upload ka ngayon guys nung video na gusto mo. Okay? Nandito guys tayo sa media. So, pipiliin natin guys yung siyempre video yung inahanap natin. So, kung mapapansin nyo guys, medyo magulo kasi halo-halo yung pictures and videos. So, i-click natin to guys. Yan. Para mabilis mong mahanap yung mga videos na gusto mong i-edit or nasa cellphone mo para magkakasama yung video and picture. So since sinahanap kasi natin guys yung video lang, so i-click natin itong pang sa ibaba na to. Okay, so kung mapapansin nyo guys, nabawasan yung naka-display. Okay, so hanapin natin yung video natin ng gusto natin i-edit. So nandito tayo guys sa videos ng ating naka-save dito sa ating cellphone. So pipili lang tayo guys ng isang video para i-edit natin. Okay? So itong
medyo maiksi lang guys yung video na pipiliin natin para mabilis natin may convert, okay? So eto guys, yan. So kung mapapansin nyo, yan yung video na iaano natin, okay? So ipapakita ko sa inyo kung ano yung kaibahan kapag kapag ang video mo is naka portrait. Kapag naka portrait kasi guys, medyo maliit siya guys doon sa ano, sa mismong screen. So balik tayo guys. So ito kasi diretso na to. So para makita, maipakita ko sa inyo yung kaibahan ng ano, kaibahan ng diretsyohan. So tingnan natin guys. Kapag diniretso mo kasi guys, lalo't naka yung video mo is naka portrait, maliit siya guys. O tingnan nyo. So mayroon siyang bakante dito guys sa gilid. So kaya I suggest guys, once na nag video kayo or nag capture kayo ng video, is make sure na naka landscape yung pagkuha mo ng video para hindi ka na mahirapan pagdating dito sa KineMaster. So tingnan nyo guys, medyo naka portrait siya, medyo may bakante dito, hindi siya naka full. Pero may paraan din naman dito pagdating sa KineMaster nga, may paraan din naman para palakihin natin yung video mo guys, okay? So iyaano natin guys, babalik tayo dun sa pinakauna. So okay, so yan. So para palakihin natin yung video na yon, so una, so kailangan mo munang magkaroon ka ng background ng video mo. So hindi lalaki yung video mo once na hindi ka naglagay ng background. For example, ito yung background na ating pinili, color white, okay? So i-spread mo lang to guys, medyo is ano mo lang, i-drag mo lang to pahaba or depende sa video na i-upload. So once na okay na yung colors na yun or background, i-check mo na yun guys. Then punta ka ngayon sa layer. So hahanapin mo ngayon dito sa media. So mayroon guys, makikita ka dito, handwriting, text, sticker, effect, and media. So since yung hinahanap natin guys is yung video, so medyo magulo nga, inuulit ko, medyo magulo. So pipiliin natin yung videos lang na ating hahanapin. So punta ka dito guys sa button na to, then select video. Okay, then punta ka doon sa video na gusto mong i-edit. Okay, so punta tayo guys sa camera kasi nandito lahat ng videos ko. Okay, so i-click natin yung video na yan na isa. So yan guys, medyo maliit nga na kasi yung pagkakuha ko is naka portrait, kaya medyo maliit talaga. So papalakihin natin siya guys, okay? So eto na guys. So i-click mo lang to guys, split etong full screen. So yan guys, medyo kung mapapansin niyo lumaki na siya. Okay, so i-check natin to guys. Yung yan. So i-play natin guys kasi malaki na siya. Okay? So ganun lang guys kasi kung paano palaki siya. Yung videos na gusto mo. Palaki yun yung videos na naka portrait. Ayun guys. Mapapansin nyo, depende guys sa haba ng ilaman na video yung background. So kaya yung tumigil guys yung video kasi yung background na ginamit mo is hanggang dito lang. So para makompleto yung video mo, kailangan mong pahabain pa rin yung i-drag pa rin yung background mo para hanggang dulo sa video na yun guys. Ayan guys, ganun lang kadali at kasimpleng kung paano nga ba palalakihin yung videos mo. Okay, so i-check natin kasi lalaki na siya ulit. Ayan. So ganun lang guys, kasimple kung paano pala ako gamit ang time. So ano rin ka guys, matutunan ka. So yan, click mo na ang subscribe button at hit the notification bell para update.
Okay, so yun lang guys. Thank you.